Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong palatuntunang Christ is the answer. Ako po ang inyong likod kay Kristo, si Ramil Infante na nagsasabi sa inyo, baliwala ang buhay pag wala si Kristo, baliwala ang buhay pag wala kay Kristo. At ano man ang ating pasan ngayong gahapong ito, o meron man tayong mabigat na suliranin, buksan po natin ang ating mga puso, magtiwala tayong lubos sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at idulog natin ang lahat ng mga problema. Si Kristo lang po ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Maraming salamat sa Diyos. Ngayon pong hapon ay magkakaroon tayo ng isang espesyal na pag-aaral patungkol sa isang mahalagang bahagi ng lipunan. Actually, ito po yung pinakamahalagang bahagi ng lipunan. At ito po yung pamilya. At isang aspeto ng pamilya ang pag-aaralan natin ngayon. Ito po yung tamang pagdidisiplina. 7 susi. Actually, 8. 8 susi ng tamang pagdidisiplina sa loob ng sambahayan. Alam po ninyo, mayroong mga bagay that we can never find a substitute to. Walang kapalit. Walang ibang pwedeng gumawa ng papel na gagampanan. Walang iba na po pwedeng humalili. At isa dito, yung pagiging magulang. Tayo po kasi ay namulat sa isang katayuan na basta na lang natin kailangan pag-aralan, wala tayo naging paghahanda. Walang nagpaaralan na bigay sa atin ng matamang katuruan paano maging magulang. Karaniwan dito ay ginabayan lamang tayo kung paano tayo pinalaki ng ating sariling magulang. At one of two things, mahulog tayo sa both extremes. Ito po yung maging sobrang higpit o maging sobrang luwag. O kung hindi man ay palakihin din natin ang ating mga anak kung paano tayo pinalaki ng magulang natin. At isa sa mga pinakakritikal na bahagi ng pagiging magulang ay ito, ang pagdidisiplina. Marami ngayon na nakikita tayo sa mga sa Facebook, no, mga video ng mga abuso sa pagdidisiplina. Mga magulang na kung paluin ng anak ay wagas, kung san tamaan. Meron ako napanood na nagalit yung espiritu ko talaga dahilan sa ang kanyang 3 anak na babae ay hinahampas niya ng isang metal na hanger at kung san tamaan. Mali po yun. Sapagkat ngayon pong hapon ay pag-aaralan natin ang mga susi ng tamang pagdidisiplina. At babasahin ko po ang isang talata dito po sa Proverbs chapter 29, verse 17. Ang sabi po dito, "Discipline your son and he will give you peace.
He will bring delight to your soul. Discipline your son, and he will give you peace. He will bring delight to your soul. Bahagi po ng isang relasyon sa pamilya ang pagdidisiplina. Pero kailangan po ito ay tama. Marami po sa mga bata ngayon ang lumalaki na walang tamang disiplina na naipalaki sa kanila ang kanilang mga magulang. Marahil ay sobrang higpit o yung iba naman ay sobrang luwag. Either we reap the consequences of this wrong discipline or no discipline at all. So kung tayo po ay mga magulang bago pa lang nagpapalaki ng ating mga anak o mga magulang na nakaranas na ng pagkakamali sa pagpapalaki ng ating mga anak, nais ko po ngayon na pag-aralan natin ano ang panuntunan ng Biblia, paano natin mapapalaki ang ating mga anak na mayroong tamang disiplina. At ito po ang unang-una. Importante po ang role ng isang magulang, no? Maging mabuting halimbawa para sa ating mga anak. Ang sabi po ng Proverbs 25, verse 28. Tandaan po natin na tayong mga magulang ang unang-unang guro ng ating mga anak. At ang ating sambahayan, tahanan, ang unang-unang eskwelahan na mayroon sila. Children learn sa pamamagitan ng dalawang bagay. Unang-una, they observe. Lahat ng natutunan ng bata ay una nilang nakita yan sa ating mga magulang. Tayo ang naging modelo. We are their first teachers. And our home is their first classroom. So, pag lumalaki na ang bata kasi at nagkakaroon na ng mga baluktot na pag-uugali, o maaaring merong naipapahayag na mga pangit na asal, napakadali ng kanyang magulang na isisi sa ibang tao. Sinasabi ng mga nanay, manang-mana ka talaga sa nanay ng tatay mo. Nadadamay ang mahihirap. At isa yan sa mga pinakamalaking problema. Hindi natin nare-realize the first teachers of our children are we, their parents, and the first school that they have is our home. And they learned that in two ways. They observe. And number two, they mimic. Observation and mimicry. Pinapanood nila at ginagaya nila. Kaya napakahalaga po na ang magulang ay nagiging mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Nakakita na ba kayo ng isang bata na pinipilit niyang isuot at pagkasyahin ang pantalon ng kanyang tatay o ang duster ng kanyang nanay? Sinisuot niyang pilit yung sapatos ng kanyang magulang. Bakit? Kasi para sa kanilang paningin, ang magulang ang siyang role model at gusto niyang gayahin paglaki niya. Wala nang ibang personalidad sa kanyang isipan habang siya ay lumalaki na gusto niyang gayahin kung hindi ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Tandaan po natin, no, na tayo po ang nagturo sa kanila o hindi man natin direktang itinuro, nakita nila at narinig sa atin kung paano tayo nakikipag-usap, nagsasalita, gumagawa, nakikipag-ugnayan sa ating biyanan, no, sa isa't isa. Actually, the best way to secure our children is to show them how much we love our partners. Pag naririnig nila sa ating mga labi, kung paano natin ipinapahayag, kung gaano natin ipinapakita sa ating mga asawa, ang ating pagmamahal sa kanila ay nasesecure yung kanilang buhay. Nagkakaroon ng kabuuan ang kanilang pagkatao. Alam niyo po kung bakit? Ang babae at lalaki na ikinisal na ay pinag-isa na ng Panginoon. At that is the objective of the married life. To be one.
magkaisa sa Espiritu, magkaisa sa kabuuan. At yan po ang layunin. We secure our children when we show them, when we tell them how much we love them and how much we love our partners. Nakikita po nila yon at naririnig. So let them learn, let them grow up in an atmosphere of security and love. At pabayaan nating makita at pabayaan natin na gayahin nila ito. Alam po ninyo, pagdating ng panahon at tayo po ay naging mabuting halimbawa sa ating mga anak, hahanap sila ng magiging kapareha ng kanilang buhay na kagayang kagaya nyo. The way you have raised them, the way you have loved them, they will find a partner just like you. Okay. Ang lahat po ng nakikita at naririnig nila sa atin ay gagayahin at tutularan nila. Napaka-critical po ng mga unang taon ng pundasyon ng kanilang pagkatao ay nabubuo lamang at nagiging mabuting halimbawa ang mga magulang sa kanilang mga anak. That's why we have to secure them in love. We have to love them unconditionally. We have to show them that there will never come a time in their lives that we will be absent sa buhay nila. Lagi tayong merong panahon, lagi tayong merong atensyon na inilalaan. Merong mga magulang na iniiirita kapag ang kanilang maliliit, mga anak na lumalaki pa lang, mga toddlers, ay nagsisimulang lumapit sa kanila at nagtatanong ng maraming mga bagay na kung minsan ay paulit-ulit o mga sa paningin ng magulang ay senseless. Naiinis sila lalo na kung halimbawa mayroong silang importanteng ginagawa. Ito po yun. You can never teach anybody that you cannot control. And when a child questions, that is the moment when the parents have control over him. That is the best time for you to teach your children because you have control over their lives. So, maging mabuting halimbawa po tayo sa kanila. Kalawa po, nasusi ng pagdidisiplina. Balansehin po natin ang pagdidisiplina sa ating mga anak na mayroong pag-ibig. Mahalagang bagay po na dapat natin tandaan. Magtayo muna tayo ng relasyon, ng pagmamahal. I-secure muna natin sila at itayo sa pundasyon ng pagmamahal. Busugin natin sila. Let them know that we love them unconditionally. And then, that is the time for us to set rules. No, hindi yung rules lang na nagbabawal, tapos hindi naman nadadama ng bata yung pagmamahal. Okay, isang pagmamahal na nagpapakita, no, dun sa pagmamahal natin sa ating partner, sinabi ko na. Kalawa, isang pagmamahal na hindi nagbabago at nakahanda lagi na tanggapin sila kahit na sila ay magkamali. Dapat buo sa ating mga anak yon, na hindi dadating yung panahon na itataboy natin sila palayo. Natatanggapin pa rin natin sila despite of their failures. You see, failure is an event. Lahat tayo dumadanas dyan. Ako ang panalangin ko sa aking mga anak na sana kung dumating yung panahon na sila'y magkamali, hindi sila magkamali nang hindi na nila kayang ipanauli o ipanumbalik. Na kung sila'y magkakamali, dumating sila doon sa punto that they will have this chance to come back and make things right. Napaka-importante po ng bagay na ito, no? Na meron silang pagkakataon na matuto sa kanilang mga pagkakamali. Failure is a good teacher. It is an event. You experience it, but you don't become it. Okay? Wala pong taong loser. Wala pong taong failure. Nakakaranas tayo ng failure, but we do not become the failure itself. 1 John chapter 3, verse 8. Isang pagmamahal na nakalaan, ano, sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Make time. Quality time is quantity time. Hindi ho darating yung panahon
na basta na lang tayo magkakaroon ng oras sa ating mga anak, hindi po dadating yon. Gagawin natin yon. Lalo na ngayong panahon ng pandemic, no? Karamihan sa atin, sa loob ng ilang araw, sa loob ng buong linggo ay kapiling ang ating mga anak. Alam po ninyo, whenever narito tayo sa ganitong kalagayan na magkakasama sa bahay lagi, merong friction yan eh. Magkakapatid, ang magulang sa anak, ang mag-asawa, kakaroon ng friction. Sabi nga nung isang meme na nabasa ko nung unang buwan pa lang ng pandemic, ang sabi, bumaba daw ang krimen sa kalsada dahil hindi makalabas ang mga tao. Ang problema naman, tumaas naman yung away mag-asawa. No? At sa loob daw ng isang linggo, umabot ito ng halos 200,000. Nakakatawa. Pero, there is friction whenever we are in a relationship. There is always the risk to be misunderstood and to misunderstand. Tandaan po ninyo yun, no? Kaya kung dumarating yung panahon na tayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan bilang mag-asawa o tayo sa na magulang sa ating mga anak, no? Importante po na mabalansin natin ang pagdidisiplina at pagmamahal. Para pong timbangan yan. Hindi pwedeng lamang ang isa. Kailangan po balanse. Nakatayo ang disiplina sa pagmamahal. At kung ang bata ay implementahan natin ng pagdidisiplina, ay naroon sa likod ng kanilang isipan na kaya natin ginagawa yon ay dahil mahal natin sila. Nung ang aking anak ay lumalaki pa lang at siya po ay papaluin ko, ang sabi ko sa kanya, alam mo ba kung bakit kita papaluin? Umiiyak siya at sinabi niya sa akin, kasi po, galit kayo. Na-alarma ako. Kasi sabi ko, mali ang disiplinang natututunan ng bata. At kailangan kong ayusin yon. Nagkaroon po ako ng kamalayan sa kamalian na nagiging paglaki ng bata. So, kailangan po natin siya na balansehin pagmamahal at pagdisiplina. Maglaan ng panahon. Our children spells love as T-I-M-E. Make time. Spend time. Ikatlo po, na paraan o susi ng tamang pagdisiplina ay turuan natin ang ating mga anak sa aral at tuntunin ng Panginoon. Itayo po natin sila sa tamang katuruan ng ating Panginoon. Napakahalaga po na iminumulat natin ang bata sa panuntunan ng ating Diyos. Sabi po ng Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way that he should go, so that when he is old, he will never depart from it. Totoo po yun. Hindi lalayo ang bata. No? At kung siya man ay malihis, dadating yung panahon, babalik ulit siya sa tamang daan dahil ito ang kanyang nakasanayan at ang kanyang alam. Remember this, rules without relationship leads to rebellion. Relationships without rules leads to confusion. No? Kaya busugin natin sila ng pagmamahal, itayo natin sila sa pagkatakot sa Panginoon. Si Moses, no, nang siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang, ang sabi ng Biblia, nabuhay siya dun sa panahon na ang lahat ng mga bata ay iniutos ng paraon, 2 years old below, na patayin. At dito sa panahon na ito, ay pinalaki ng kanyang magulang, si Yoshebed, ang kanyang anak na si Moses. Ito pong panahon na ito ay napakadelikado, pero nagawa pa rin ng magulang na ito na palakihin ang kanyang mga anak. Sabi ng Biblia, una nakita niya ang kagandahan ng bata. No? Ikalawa, pinilit niya itong itago. Ano? 3 buwan. Pero nang hindi niya na maitago ito, ito ay ginawa niya ng basket at pinuno niya ng alkitran. At isinakay niya doon ang kanyang anak at pagkatapos ipinaanod niya ito doon sa Nile River. Alam po ninyo, darating yung panahon, no, na ang ating mga anak ay haharap and they will come into this crossroad ng tama at mali ng sistema ng mundong ito at ng kalooban ng Diyos. Pero sana katulad ni Moses, una,
makita natin ang magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay at maihanda natin sila, maitayo towards the principles of God so that they will have this godly fear. And when the time comes, hindi tayo mangangamba sa ating mga buhay na sila ipakawalan at pabayaan na humarap sa bulok na sistema ng mundong ito. Dahil kagaya ni Moses, ang sabi ng Hebrews chapter 11, nang dumating yung panahon sa buhay niya na namili siya sa pamamagitan ng pagdurusa sa kasama ng kanyang mga bayan o ng karangyaan ng Ehipsyo, hindi siya nagdalawang isip na piliin ang kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, nakakatakot magpalaki ng bata sa panahon na ngayon. Dahil sa mundong ito, bulok ang sistema. Bulok ang nagiging paraan. Our children, unless we are able to prepare them to face this corrupt and worldly system, we are always afraid sa ating mga puso. Paano na ang mangyayari pagdating ng panahon na yon? Ihanda natin sila, mga kapatid. Turuan natin sila. Ipakilala natin sa kanila yung mga tauhan ng mga Biblia. Matuto sila doon sa mga buhay nila. Ano ang kanilang naging sekreto ng pagtatagumpay at naging leksyon sa kanilang mga pagkakamali. Hindi yung mga kilala nila ay puro mga Korean pop star, sina Dong Yoo. At kung minsan, kung sino-sino pang mga karakter sa ML, mas sikat pa yun eh. Hindi po, mga kapatid, itayo natin sila sa prinsipyo ng salita ng Diyos, itayo natin sila sa pagkatakot sa Panginoon. At napakahalaga po nito, no? Na tayo po ay magkaroon ng tamang pagpapalaki sa ating mga anak. Balanse na pagdidisiplina at merong balanse na pag-aaral sa salita ng Diyos. Alam po ninyo, sa amin pong tahanan, nung ang mga anak ko ay lumalaki pa lang, meron po akong apat na dahilan para sila ay mapalo. At dito sa kaapat na dahilan na ito, wala na pong rason yon. Antimano, pagka nilabag nila ang batas na ito, no? Palo yon. At hindi po ako nagbibiro pag ako'y namamalo. Ako po ay mayroong hanger na mayroong tatak na corona dun sa gitna. At kapag sila po ay nagkamali, yung corona na yon, makikita nila yon sa palad nila. No? Lilipat yon dahil hindi ako nagbibiro pag ako'y namamalo. No? At mamaya pag-aaralan natin yung paraan na yon. Pero yung apat na dahilan para magkaroon ng tamang ng disiplina. You see, I want to explain this. No? Discipline is defined as breaking the will. When we do not discipline properly, we are breaking the spirit of the child. So, yung tamang disiplina, we have to break the spirit, we have to break the will and not the spirit. Ang binabali natin yung matigas na kalooban at hindi yung espiritu ng bata na nasusugatan kapag napalo natin ng sobra o grabe o tamaan kung saan lugar, hindi po tama yun, no? At mamaya pag-aaralan natin yun. These are the four reasons that I have. Personal ko po ito. Hindi ko po sinasabi na i-implement nyo, pero ito po ay akin, no? At sa aking mga anak, pinalaki ko sila. Unang-una, merong disiplina kapag ka merong disrespect sa matatanda. Whenever nagpakita ang isang bata ng kawalan ng kapaggalang, kabastusan, o pagsagot, o pag-angil, no? At nagpapakita siya ng kawalan ng respeto sa nakatatanda, ito po ay mangangahulugan ng disiplina. Palo po yun sa amin, no? So, ikalawa, kapag ka nagkaroon ng paglaban o ng pananakit sa iba, kahit sino pa ang merong kasalanan, no? Ay kailangan itong ituwid. Dahil kung halimbawa ang magkapatid ay nag-away, no? Pag nakita mo ba yan na nakikipag-away at nasasaktan sa labas, ikaw ba ay walang gagawin? Ngayon kung kapatid yan o kaputol ng iyong buhay,
mas malalim dapat ang pagpapahalaga, ang pagtitiis. Kaya yung pananakit, yan po ay nangangahulugan sa bahay ko ng palo. Yung pagsuway, yung hindi pagsunod, palo po yan. At ikaapat, yun pong pagsisinungaling. Sa apat na ito ay wala nang usapan. Antimano, palo yun. No? Sinasabi ko doon sa mga bata na huwag mong gawin yan, ito mangyayari. At mamaya pag-aaralan natin yung isang ugali, no, ng mga bata na minsan ay ang kalooban ng magulang ang nababali. So, Ephesians chapter 6 verse 4. Ano? Proverbs chapter 22 verse 6. Yung daan na dapat niyang tahakin, itayo natin sila doon. Establish them in the principles and in the way of the Lord. Number four, huwag nating paluin ang ating mga anak ng ating mga kamay. Yan po ang pagmakamali ng iba. No, gumamit tayo ng patpat o anumang neutral object. Chinelas, patpat, no, o kaya ay sinturon, maaari yun. Pero huwag kamay. Sapagkat ginagamit natin ang ating mga kamay para amuin sila, para yakapin sila, haplusin sila kung sila'y may sakit. At nalilito sila pag ito din ang ginagamit natin na pang-disiplina sa kanila. Sabi po ng Biblia, merong rod, may patpat, neutral object. So, hindi kamay, no? At kailangan nating ibalanse. Huwag kayong mamamalo pag galit kayo. Kasi matatandaan lang ng bata, kaya mo siya sinaktan, hindi dahil sa mali siya, kundi dahil sa galit ka. Yun po yung mali. Kasi pag galit tayo, hindi natin kontrolado eh. May mga tao ginokontrol ng galit. At kapag ka galit na siya, ang masabi, no, talagang susugat, ang magawa talagang hahampas. Yan po ang problema. At ang sabi po ay, tandaan natin, spanking, that is what we do. If that is what we use to discipline our children, pwede po yun sa children. Pero hindi kapag sila ay malalaki na, dalaga na, binata na, susunduin mo dun sa kalagitnaan ng kanilang pagtitipon ng mga kaibigan, nakapamewang kang ganyan doon sa malayo, no? At sisit-sit ka, shhh! At magagalit ka sa kanya, tapos hahampasin mo siya, ipapahiya mo siya. No, hindi po. Tandaan niyo po ito. The golden rule of correction is this. Praise them in public, rebuke in private. Give the person the chance to save face. Ingatan natin na mapahiya yung bata, no? O yung sino man, kung asawa man yung ginaganon natin, ingatan natin na mapahiya. Mahalaga po dito kasi ay i-save natin, no, yung kahihiyan ng tao. Pagka ang ating anak po ay nagbibinata na, nagdadalaga na, nababago na po yung form of discipline. From spanking o yung pagpalo, no, nagkakaroon na to ng pagbabago kasi dalaga na yan, hindi mo na pwedeng hampasin ng hanger yan. At lalo na sa batas natin ngayon, no? At meron tayong child abuse na tinatawag. Maging ang mga magulang ay pwedeng ireklamo ng ating mga anak. At one-sided po yung batas na yan, binasa ko yan. At titignan lang talaga yan ay yung protection ng mga bata. Walang katwiran, basta sinaktan mo, pinahiya mo ang bata. Pwede kang makulong. Ang pinaka mababa po dyan ay 6 na taon. Kaya hindi mo pwedeng saktan yung hindi mo anak. Hindi mo pwedeng paluin o pagalitan yung hindi mo anak. Meron silang protection mula sa batas. Na po? So, isa pa po ay napaka-importante na pag nagdadalaga na, ang ini-implement na natin doon yung demerits. Make things that they enjoy doing as their privileges. Hindi pwedeng basta agawin mo. Kaya nga sabi ko, pagka yung bata o yung dalaga na ang anak mo, ay binilan mo ng cellphone, no? Walang ginawa kundi mag-cellphone, hindi nagliligpit ng kinainan, hindi naghuhugas ng, hindi naglalaba, o kaya ay hindi man lang tumutulong sa paglilinis ng bahay, magagalit ka ngayon. Kukunin mo bigla yung cellphone, no? Tandaan nyo to, relationship
without rules leads to confusion. Rules without relationships leads to rebellion. Kaya minsan biglang magre-rebelde yung bata. Hindi niya naiintindihan. Bakit? You have to make them understand that your gift to them is a privilege, an expression of their life. It is not their rights. Okay? Ang kalooban ng magulang ay dapat laging nananaig over sa kalooban ng ating mga anak. So kapag ka-pribilehyo, ang pananaw nila sa paggamit ng cellphone, panonood ng TV, paggawa ng ganito, dadating yung panahon na yung mga pribilehyo na yon, kung tanggalin man natin sa kanila at yung rules na ating in-implement, nakatayo pa rin doon sa pagmamahal sa kanila, maiintindihan nila na yung ginawa natin ay dahil mahal natin sila. So, timbawa, ang disiplina na ngayon, okay, sige, hindi ka sumusunod, ikaw ay matigas ang ulo, nagsinungaling ka, nanakit ka, okay? So, ang magiging discipline ay yung mga demerits. Aalisin natin yung ilan sa mga pribilehyo. On such a given time, naman yung tatanggalin hanggang sa maputol yung sungay sa ulo. Matagal ho yun. No? Pero kailangan naiintindihan ng bata na kaya natin sila dinidisiplina ay dahil mahal sila. Meron pong tinatawag na 2-1-2 principle. Bago natin paluin yung ating mga anak, importante na maipaunawa natin sa kanila at makilala nila ano yung mali na kanilang ginawa. Alam mo ba kung ano ang mali mo? Okay? Pero bago tayo pumunta doon, i-assure natin sila. 2 things patungkol doon sa ating pagmamahal, sa pangarap natin sa kanila. Ano ang halaga nila sa atin? Alam mo, anak, nasaktan ako doon sa ginawa mo kasi hindi yan ang tinuro namin sa iyo. Alam mo ba na mahal ka namin kaya ayaw namin na gawin mo yan? Ano ba? No? So those are 2 positive things. And then 1 negative thing, alam mo ba kung bakit kita kinakausap ngayon at bakit kita didisiplinahin? Ano ba ang mali mo na nagawa? Baka hindi kasi na-realize ng bata na mali yun eh. So this is our opportunity to explain and make the child understand the wrong that they have committed. And after na makilala niya ito, mag-end tayo sa 2 positive. Sana sa susunod, hindi mo na ulitin ito. Kasi ako naniniwala, mabait kang bata at ikaw ay masunurin. Okay, tsaka niyo paluin. Hindi maiintindihan ng bata yung pinalo kasi mahal. Yung sinaktan kasi mahal. Hindi niya maiintindihan yun eh. Pero ang sabi po ng Hebrews, pag dinisiplina mo ang isang bata, sa paglaki niya ay aani ka ng bunga ng katwiran. Bunga ng katwiran. Hindi niya man maintindihan yun. Paglaki niya, ang sasabihin niya, salamat sa nanay ko, salamat sa tatay ko, at dinisiplina ko. Bakit? Matuwid ang kanyang magiging buhay. At ito po mangyayari nun. Palalakihin niya ang kanyang mga sariling magiging anak sa future in the same way that you raised them. You are setting up a model. They are seeing their lives in the future, today, as you rear them, as you discipline them. 5 po. Ang kalooban nating mga magulang ay dapat na laging nananaig sa lahat ng pagkakataon over the will of our children. Establish authority in the life of our child. No? Exodus chapter 20 verse 12, Ephesians chapter 6 verse 1, children nowadays are so wise to manipulate. They will manipulate the parents if you allow them. And one of the ways na ang mga bata ngayon ay minamanipula ang kalooban ng mga magulang is when they use these tantrums. Alam po ninyo, halimbawa, ang bata at ang tatay at nanay ay namasyal sa mall at nakakita ang bata ng napakalaki na laruan na gustong-gusto niya, no? At hindi naman ito pinag-usapan para bilhin, hindi naman ito nasa plano dahil tight budget ang family.
No? Iiyak na yun. Magtatantrums ngayon. Papadyak ng papadyak. Iiyak ng napakalakas. No? Dahil maiinis yung tatay, dahil sa inaasal ng anak, ang gagawin ngayon ng tatay, no? Sasabihin doon sa nanay, bilhin mo na nga kung ano yung gusto niyan para matigil na yan. You see? Kaninong kalooban ang nabali? Sino ang nadisiplina? Sa mga pagkakataong kagaya nun, ang magulang ang siyang nababali ang kalooban. Ang magulang ang siyang nadidisiplina. Children are so wise. They will push you to your limit. And they will use many things to control. Tandaan niyo po, it is about who is in control. No? Pag ang may control, minsan meron ako narinig na magulang ang anak niya, grade 1. At ang sabi niya, hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa anak ko, pastor, grade 1. Okay? If you are surrendering control to your children at that early stage, I am wondering, ano mangyayari pag kaya na ilumaki na? Ang kalooban ng magulang ay dapat na laging nananaig over sa kalooban ng anak. No? Kasi alam natin, let us teach them. Let us tell them. Okay. So, yung issues of the heart. Ang goal ng parenting is not behavior modification, but the change of the heart. Mali po yung turo nung ibang mga tao na ang sabi ang buhay daw ng bata ay blankong papel na sinusulatan lang natin, no? At doon lang siya natututo. Hindi po. Actually, ang sabi po ng Proverbs chapter 22 verse 15 ay ito. Foolishness is bounded in the heart of the child, but the rod of correction spares him from it. Ang kamangmangan daw ay nakatali sa puso ng isang bata. Ang ibig sabihin, yung buhay ng bata na yon, papunta na sa liko, papunta na sa mali. At kung hindi siya matuturuan at madidisiplina, dun na siya papunta. Sabi ng Ecclesiastes, kung saan daw nakahilig ang puno, dun siya bubuwal. No? Kaya kung mali ang hilig, bunga ng kasalanan yun eh. Na mali yung hilig, yung hulog ng buhay ng tao. Kaya sa pagsilang niya dito, papunta na siya sa mali. Yan ang sabi ng Proverbs. So, mali po yung katuruan na sinusulatan lang natin yan, blankong papel yan. Mali po yun. Ang totoo, importante na mahutok natin yan sa matuwid. Alam po ninyo, nung bata pa ako dyan sa may daan papuntang munisipyo na yan mula simbahan, yung mga halaman na nakikita nyo dyan sa gilid, maliliit pa yan. Napapansin ko, yung mga nagtanim yan, nilalagyan niya ng bagting. Ito yung puno, naging tabingi habang lumalaki, tinatalian nila yan. At hihilahin nila yan para matuwid. Ang tawag po doon ay merong bagting. Para paglaki ng bata, yung puno, lalaki ng diretsyo. Tatayo ng tuwid. Yun po yung purpose ng bagting. Sinusuportahan. Now, ang buhay ng bata, ganun. Liko. And the word of God, no, na itinuturo natin at yung disiplina na ginagawa natin ng tama, yun po yung nagtutuwid dun sa baluktot na buhay ng bata. Yun po yun. So, importante po, as the children grows older, we should take control over their lives. Ang problema dito, habang lumalaki yung bata, nagdi-diminish yung control na meron ng magulang. Kasi lumalaki na siya eh. Paano mo siya disiplinahin? Kung halimbawa, kaya niya nang bumili ng cellphone. Pwede mo bang gawing disiplina yung cellphone? Aka na yung cellphone niyo. Ano ka? Sasabihin ng anak mo, ako bumili nito eh. Wala ka ng control. So, nagdi-diminish. Kaya importante yon, kasabay ng control, nag-i-establish tayo ng influence over their lives. So, yung impluensya, ang siyang naiiwan sa kanila as our control over their lives diminishes. Kaya merong mga anak na paglaki, naiisip pa rin yung pangaral ni tatay. No? Kung sabi nga ng tatay ko, itinuro nga sa akin ng nanay ko, bakit
merong influence. At lagi nilang hahanapin yun. Lagi nilang tatayuan at lalakaran yung impluensya na itinayo natin sa kanila. So, tandaan po natin yun, no? Ang kalooban natin, no? Dapat itayo muna natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Ang sabi po ng aklat ng mga awit, yun daw busog o yung pana at saka yung palaso. Yan po ang sabi. Ay katulad daw dun sa kamay ng Master Archer. Tayo pong magmagulang yung palaso ay yung busog, yung pana. Yung ating mga anak, yung busog. At sa kamay ng Panginoon, kaya nitong tudlain yung bullseye dahil sa yung ating buhay inilagay natin sa kamay ng dakilang mamamalaso. At ang sabi ng Biblia, sa Psalm chapter 137, mapalad daw ang lalaki na puno ang kanyang quiver ng mga palaso na kagaya nun. So kapag ka tayo po ibinigay nating mga magulang ang buhay natin sa Panginoon, una, doon pa lang tayo makakatiyak na ang buhay ng ating mga anak ay merong magiging tamang tudlain, tamang target. Okay, number 6. Okay, ito po, napakahalaga. Huwag tayo maghintay hanggang sa makailang beses tayo na naguutos bago sila sumunod. Turuan natin sila na sumunod kaagad. May mga magulang na pagka ayaw makinig ng bata, pinapabayaan lang, nanonood ng TV kahit na utusan, at pagka sumunod, nagdadabog. No, mali po yun. Dapat po, tinuturuan natin ang ating mga anak na hindi mag-intay hanggang sa tayo ay makabilang ng ilang ulit bago sila sumunod. May mga magulang na ganun eh. Bumili ka nga ng toyo sa tindahan, nanonood ng TV, hindi mapakali. Naglalaro ng cellphone, hindi mapuknat. Oy, bumili ka nga ng toyo sa tindahan, hindi tumayo. Isa, dalawat kalahate. Konting-konti, ayan na, malapit na, papaluin kita. No, hanggat, they will push you to the limit. To your limit, alam ng mga bata yon hanggang saan kanila maaaring itulak. So yun po, hindi tama. Turuan natin sila na sumunod agad. Ako po ang ginagawa ko, sinasabi ko, maliliit pa yung mga anak ko, sinasabi ko, huwag mong gawin yan. Pag hindi nakinig, ito ang mangyayari pag hindi mo ginawa yan. Hindi pa rin nakinig, discipline na yun. Okay, hindi ako nagbibilang. So, importante po na turuan natin sila na sumunod agad. Ang mangyayari kasi dito ay hihintayin nila yung pinakahuling pagbilang natin bago sila sumunod. Ipupush nila tayo. Dapat na matutunan nilang sumunod agad. Merong mga bata na ginagamit yung ipupush ka to your limit. No? Alam nila kung hanggang saan nila pwedeng itulak ang magulang. Alam nila yon. So, teach our children to obey. Again, no? Ang foundation nito is love. Rules that is founded in love will give you an obedient child. Rules without relationship is rebellion. Relationships without rules is confusion. Pero, yung rules na itinayo sa pagmamahal will give you an obedient child. Number 7 po, sanayin natin sila na iayos kung hindi man maisa panauli ang pagkakamali na kanilang ginawa. Dapat po mayroong restitution, mayroong recognition of fault, and mayroon pong restitution. Importante po, pag mayroon akong kinakausap na mga bata sa eskwela, at matapos kong mapakinggan ang kanilang mga bahagi at makikita ko na parehong may pagkakamali, ipapaliwanag ko sa kanila ang mga mali na ito. At pagkatapos sasabihin ko na ganito dapat ang ginawa, sana ganito po ang ginawa. At pagkatapos pagkaharapin ko sila dahilan sa alam mo ba kung ano pagkakamali mo? Alam mo ba kung ano pagkakamali mo? And once there is recognition, there has to be a restitution. Merong pagpapanauli. Kilalanin yung mali, mag-sorry ka. Okay.
Yung bata, may mga bata minsan na matigas talaga ang loob eh. No? Yung ba parang pinagsabihan mo na umupo ka? Ika ba uupo? Umupo ka. Uupo yun. Pero sa loob niya, sinasabi niyang, nakatayo pa rin ako. Yung mga ganun bata eh. Pero there has to be a teaching of restitution. Diba si Zacchaeus, dahil siya'y nandaya nang makilala niya yung pagkakamali niya, after na maunawaan niya yung pag-ibig ng Panginoon, ang sabi, ipinanauli niya ang lahat at ibinalik niya. Mayroong mga panahon na kailangan natin silang turuan na ipanauli at gawin yung tama. To say sorry and to do what is right. To undo their mistakes. May mga pagkakataon na ganun. Pero ang importante dito, makilala nila yung mali. So, kailangan po, number 7, noon, turuan natin sila, sanayin natin sila, nakilalanin yung mali at maipanauli ito. Restitution. And last po, number 8, let us teach our children about delayed gratification, about patience, about waiting for the right time. Mag-intay ng tamang panahon kung kailan dapat. Halimbawa, gusto niya ng isang bagay, no, na ipabilis sa atin. Kaya yung aking ako, merong minsan gusto siyang ipabilis sa mami niya. Mami, gusto ko nun. At ang sabi nung nanay sa akin, Daddy, anong gagawin ko dun? Gusto niya yung bagay na yun, eh, 50 pesos. Ayoko namang, kaya ko namang bilin, pero ayokong basta bilin. Sabi ko, ganito gawin mo, anak. Magkano ba baon niya araw-araw? No, sabi ko, hamunin mo siya na mag-ipon siya hanggang 30 pesos mula sa baon niya. At pagkatapos, ibigay mo sa kanya, dadagdagan mo. No, ikaw ang magpupuno. So, tuturuan mo yung bata na meron siyang bahagi dapat doon sa kanyang gusto. At nagtuturo ka doon sa bata na iniintay niya dapat yung tamang panahon pag kaya na. Alam niyo po, pag hindi mo level, at pinilit mo, nagmumukha kang kengkoy. Pero kapag ka-level mo na, wala nang struggle. Diba ang sabi ng Panginoon? I, the Lord, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pag tama yung panahon, mangyayari. Walang struggle. Kaya ang sabi ko, turuan mo siya ng delayed gratification. Kasi yun ang tinuro ko sa kanya. Pinalaki ko siya ng ganun. Kaya ang yung apo ko, ano, tuwing pupunta sa amin, lumalapit sa akin, binibigyan ko ng 10 pesos, binibigyan ko ng 5 pesos, at nang makaipon na siya, nakaipon siya ng 80 pesos. At ang ginawa ng nanay niya, ibinili siya ng dalawang ganon na laruan na hinihingi niya. You see? So, kailangan hamunin natin sila. Hindi, kasi paglaki niyang bata na yan, mabubuhay sa credit card yan. Kung ano yung gusto, kailangan mapadali at makuha sa panahon niya. Hindi siya mag-iintay. Mawawala yung patience. Teach them how to be patient. How to wait for the right time. Teach them about delayed gratification. Okay. Hinuhubog natin sa kanila ang maging kontento at ang masiyahan at ang magintay sa panahon at sa paraan ng Panginoon. Hindi po tayo magsisisi, mga kapatid. At pag dumating ang panahon na kailangan na natin silang palakihin, at palayain mula dito sa ating mga tahanan, ay aalis sila dahil sa kailangan nilang magsarili. Hindi tayo magsisisi. Bakit po? Sapagkat nakakatiyak tayo na magiging maayos ang kanilang mga buhay. Alam po ninyo, pag inilagay natin ang buhay natin sa Panginoon at inilagay natin ang Panginoon sa sentro ng buhay natin, aayusin niya po ang tatlong bahagi ng ating buhay na mahalaga. Una, ayusin niya yung buhay natin. Itatama niya to. Kalawa, ayusin niya yung pamilya natin. Sino man yung nagugulo, o naliligaw ng landas, o inaalipin ng bisyo, ayusin ng Panginoon yun. Ikatlo, ayusin niya ang kinabukasan natin. Tandaan niyo po yun. Buhay, bahay, kabuhayan. Ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kinabukasan. Aayusin ng Panginoon yun. Palakihin po natin ang ating mga anak ng tama. Disiplinahin po natin sila ayon sa panuntunan ng Panginoon. At tayo po ay pagpapalain ng Panginoon ng isang masaya, ng isang magandang pamilya. Tayo po ay manalangin.
At idulog po natin sa Panginoon ang ating buong sambahayan. Let us pray. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa Panginoon, dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyo. Nais po namin kilalanin sa iyong harapan ngayong hapon na ito. Na wala po kaming kakayahan. Wala po kaming alam. Hindi po namin kayang palakihin ng tama ang mga batang ito. Sabi mo sa iyong mga salita, ang bata, ang mga anak, ay regalo mo. Lahat ng bunga ng bahay bata ay regalo mula sa iyo. Salamat po, pinagkatiwalaan mo kami ng napakahalagang mga regalong ito. Narito po yung pinaka-importante sa aming buhay. Lahat ng bagay ginagawa namin para sa kanila. Walang halaga sa kanila, Panginoon, ang aming mga anak. At ang nasahin ng aming mga puso, mapabuti sila. At dumating yung panahon, maabot nila ano yung ikinaabot mo para sa kanila. Ano yung pinapangarap namin para sa kanilang buhay. Panginoon, palain mo po ang aming sambahayan. Palain mo po ang aming pamilya. Wala po kaming kakayahan. Turuan mo kami. Nilalagay namin bilang mga magulang ang kamay, sa iyong kamay ang aming mga buhay. Turuan mo kami. Alisin mo sa amin yung mga pangit na ugali, mga maling paraan. At turuan mo kami na maging mabuting ehemplo. At maipakita sa amin mga anak na, anak, ito ang tama. Gayahin mo ko. At gusto ko maging katulad kita sa paglaki ko. Yan ang pabayaan natin na nasahin nila maging kagaya namin. Turuan mo po, Panginoon, kami. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming sambahayan, ang aming mga anak. Abutin mo sila. Palakihin mo sila na mayroong pagkatakot sa inyo. Mayroong tamang hubog. Maging masunurin. Na sa aming pagtanda, makita namin na ang aming mga anak ay nagiging mabuting tao, nagiging masunurin, may pagkatakot sa iyo. Bless mo po, Panginoon, ang bawat nakikinig na magulang ngayon, ang bawat sambahayan na kinakatawan ng bawat magulang. Tinatalaga namin sa inyo ang lahat ng ito. Sabi mo, malibang ang Panginoon, ikaw ang magtayo ng tahanan, baliwala lahat ng ginagawa namin. Maghari ka, maging sentro ka ng aming sambahayan. Dahil lahat ng ito para sa iyo. Lahat ng ito dahil sa iyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ingatan po yung bawat isa. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Sana po meron tayong natutunan. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Tandaan po ninyo, baliwala ang buhay pag wala si Kristo. Baliwala ang buhay pag wala kay Kristo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you and God keep you.